Namutakti sa kulay rosas ang Quezon Memorial Circle mula sa ere sa dami ng mga taga-suportang dumalo sa Pink Sunday Grand Rally ng Lenny Robredo, Kiko Pangilinan Tandem sa Quezon City kanina. Maagang dumating ang mga kakampink, ang tawag sa mga supporter ng oposisyon. Nabalot ng pink ang venue mula sa damit na suot ng mga supporter, lobo, placards at iba pa. Nagdaos ng misa bandang alas 6 ng umaga. May libreng lugaw na ipinamimigay ng iba't ibang grupo. Bago dumalo sa programa, nag-courtesy call muna si Robredo kay Quezon City Mayor Joy Belmonte at mga konsehal ng lungsod bago tumawid pa Quezon Memorial Circle. Mahigit isang oras ang inabot bago nakarating sina Robredo at Pangilinan dahil sa kapal ng mga supporter na nag-aabang, kumakaway at humihiyaw ng chant para sa Lenny Kiko Tandem. Sa kanyang talumpati, inamin ni Robredo na doble kayod sila ngayon para makaabot sa mga kababayan. Aminado siyang mahirap ang kinakaharap na laban, pero naniniwalaan niya siyang ang halalan 2022 ay hindi lang contest ng pinakamahusay o pinakamatagal na nagsilbi, kundi hamon sa uri ng pamamahala at politika na nais ng mga Pilipino sa susunod na 6 na taon. Bawat eleksyon, pag nakikinig ako ng mga pangako, kinikilabutan ako. Dahil alam natin na bawat eleksyon, napakaraming pangako. Pero pag nakaupo na yung mga nangako, ay tila nakakalimutan na yung pinangako. Ngayon po, eleksyon na naman. Eleksyon na naman, marami na namang manliligaw at mangangako. Pero gaya ng sabi ni Senator Kiko, dapat hindi lang tayo nagpapadala sa naririnig at sa panliligaw, pero hanapan natin sila ng resibo. Nagpasalamat siya sa mga taga-suporta at nagbigay pugay sa lahat ng kumakayod para maitaguyod ang pamilya. Alam ko na marami dito mas mahaba pang oras kesa 18 hours ang tinatrabaho araw-araw. Pero ginagawa po natin yan para mas maraming mga kababayan natin ang makausap natin. Sa mga hirap humanap o nawala ng trabaho, isinulong niya ang unemployment insurance kung saan babayaran ng empleyado ng 80% ng kanyang sweldo sa unang 3 buwan na wala siyang hanap buhay. Kung matapos ang 3 buwan at wala pa rin trabaho, ang gobyerno na aniya ang maghahanap ng trabaho para sa kanya. Aayusin din ang sistema ng serbisyo medikal para hindi na kailangang humingi ng tulong sa mga politiko kapag nagkasakit. Dagdag ni Robredo, may resibo sila sa kanilang mga nagawa bilang pangalawang pangulo sa kabila ng kawalan ng malaking budget. Ano po yung pinapangako namin? Isang leadership na matino at mahusay, isang pamamahala na matapat, masipag, malinis, dahil ito lang yung paraan para umangat yung mga nasa laylayan. Ibinida rin niya mga pagkilalang natanggap ng Office of the Vice President tulad ng ISO certification, ang pinakamataas na COA audit rating sa nagdaang mga taon, excellence in human resource management at iba pa. Pero iginit ni Robredo na hindi lahat kayang sagutin ng gobyerno at kailangan pa rin ang tulong ng taong bayan. Kasama rin sa Pink Sunday Rally si Senate Minority Leader Franklin Drilon at mga tumatakbong senador. Naroon din ang kinatawan ng Makabayan Block, kabilang si Bayan Muna Chairman Nery Colmenares na kasama na rin sa isang bayan senatorial slate. Nandito ako ngayon sa Quezon Circle para on behalf of Makabayan i-express ang suporta ng buong makinarya ng Makabayan sa buong bansa kay Lenny Robredo at Kiko Pangilinan. At ibibigay, ibubuhos ng Makabayan ang lahat ng lakas nito para may panalo natin si Lenny at si Kiko. Matapos ang aktibidad, naglabas ng advisory ang Quezon City LGU na nagpapaalala sa mga nangangampanya na sumunod sa health protocols at mga napagkasunduang pulisiya sa pre-event coordination meeting. Lumabag umano ang mga taga-suporta ni Robredo sa ilang restrictions at sumobra ang mga taong dumalo.
Agad na humingi ng paumanhin ang tagapagsalita ni VP Robredo na si Attorney Barry Gutierrez. Asahan anyang mas magiging mahigpit sila sa pagpapatupad ng mga regulasyon. Robert Mano, ABS-CBN News.